Partners, magandang araw at welcome back po sa ating channel at sa Asahan Mo Kapartners video repertorial, no? Sa mga baguhan dito sa ating channel, welcome po at ngayon ang ayusin natin itong portable butane stove, no? So ito, yung tatlo. So sinusuri na natin ito kung ano yung may expect natin na gawin. So instead tatlo po ito, yung isa yung kukuha na lang natin ng mga spare para pag-replace dito sa dalawa. So expected natin yung dalawa lang yung masisave natin dito o maayos, no? So kasi tinitingnan natin to, itong no, yung blue cut, missing na yung igniter mismo niya, no? Kinuha na. So sa atin ngayon, yung igniter ito pwede i-replace dito. So yung isa naman ito is yung burner, yung manifold mismo, yung kinakain ng kalawang. O nabutas na yung sa ilalim, bumabalik yung pressure sa ibaba, hindi tumutuloy yung apoy, no? Kaya mamamatay yung apoy. Ganun po yung mga problema nito. At itong isa naman is totally sira na yung assembly ng ignition switch. So ito na lang yung i-cannibalize natin at kukunin natin yung maaaring ma-replace pa natin dito sa dalawa. So sana panoorin nyo hanggang sa huli para may makuha din kayo tips para kung may mga ganito kayong mga trouble sa inyong mga portable butane stove, maayos ninyo. Ito na mga kapartners, ito yung una, yung brand blow cut. Yung problema po nito yung igniter, so missing na yung igniter, wala na. Saka dito dire-diretso na lang na siyang electronic igniter dito. Kasi tatlo po ito, dyan tayo kukuha sa isa. So ito na yung happy home, no? Yun. So ito po yung lumang-luma na po. Nawala na yung, no, yung switch assembly. Binaklas na. Pero ito, maayos pa. So itong plug na ito, igniter plug. Ito yung tanggalin natin, i-replace natin dito sa blue cut, no? So tanggalin natin to. Itong ano, igniter. Yung igniter wire niya, maayos pa. So, okay. Lalagyan natin. So, ikakabit na natin itong igniter wire, no? So dito natin idadaan sa itaas yung butas dito. Kasi hindi to perfect na pagkakalagay dahil hindi po ito original kanyang housing, electronic igniter. Tansyahin lang na natin na aabot dun sa kanyang knob pag click, no, na tatapat dito sa dito yan dadaan itong parang kamay ng ano ng handle, no? Dito yan ipo-push. Tapos itong plug, dapat kapag maglagay tayo sa plug, nasa tamang ano lang distance punta sa kanyang burner head para ma-connect niya pag ini-ignite mo. Okay, ngayon i-attach na natin. Sindil natin sobrahan sa pag-ipit yung lock para hindi mabasag yung siram. Yan. Iduktong na natin yung wire. Tapos itong lagay natin yung knob. Try natin, click. Medyo hindi makaabot yung ano, adjust lang natin yung ano kasi hindi nag-i-ignite. Adjust lang natin, kung hindi man mag-ignite, no, hindi makaabot yung kuryente dyan. So ilapit lang natin ng kaunti yung plug, adjust natin para ilapit natin para maka-connect yung kuryente niya. So, yun. Naitapat na natin ng maayos. So, ikabit na natin maayos ito. Yung plug niya.
So, try natin click. Yan. Ko-connect na siya. Yan. Puting-puti yung ignited. So, try natin. So, dito, kailangan pa natin i-lagyan ng screw para mas tibay yung pagka dito, lagyan natin ng screw yung ignition. Yan. Kailangan lang siya ma-align dito. Yan. Ganyan. Yan. Punta dyan. Dapat. Ganyan siya. Yan. 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 So, perfect na yan. So, try natin testing natin. May ano tayo. May kaunting laman pa ito. Testing natin. Itong pin niya, so itapat natin sa butas dito sa ignition na butas dito, no? Hole, no? Yun sa tapos, yan yung alignment niya. Tapos itong lever i-down natin. Dapat naka-off talaga ito. Nakasagad siya sa opposition. Itong knob. Para maibaba natin itong lever. Kasi kung naka-open o ito, may ano siya, may clutch siya dito. Yan, kita natin yan. Ito. Kusang mag-lock yan. Pero ag i-opposition natin ito, mag-open yan, di ba? So, close. Kapag naka-open position itong knob, yung handle, mag-close itong clutch niya. Pero i-open natin, saka na siya mag-open dito. So, dadaan na itong lever. So, yan. Tapos, click natin. Yan. Maapoy na. Yan, one click na siya. Napakadali lang. So, ito, yun lang po yung problema niya. Yan. So, maayos na itong blue cut. Yung igniter lang yung problema. So, kung may ganito kayong mga problema sa inyong mga butane stove o nasisira na yung igniter, so maghanap lang kayo ng mga igniter na hindi na magagamit yung ibang parts. So igniter mismo may replace nyo ng ganun lang, no? Kasimple, no? Yung isa na naman. Na. Yan. So ito naman ay yung kunais, no? So yung problema po nito yung papaayos niya dahil hindi siya kagana yung apoy dito. So tinitingnan natin kaya hindi siya hindi makapaglabas ng apoy dito kasi yung mismong manifold ng ano itong steel plate nito dito sa ilalim na kinakain na ng kalawang. So syempre yung burner head. Yan. Hindi na nakakonsentrate papunta dito yung gas sa gilid nito papunta sa burner head. Kasi yung pressure, instead na papasok yung pressure dyan papunta dito sa mismong burner head, lalabas dito sa may gilid sa butas, dito na bumabalik sa baba yung gas, no? At saka may hangin at pressure ng hangin mabubunutin yung gas papunta dito. So, siyempre, yung instead ibubuga niya pataas yung apoy, ibabalik sa ilalim. Tsaka mapapansin ni customer yung pag-click niya, pag-start niya, biglang parang putok, no? Putok niya pababa. Tsaka may apoy lalabas dito sa ilalim. Nung natingnan natin, ito pala yung problema. So, kinakain ng kalawang yung ilalim ng manifold ng burner, no? Kasi steel plate lang, madali lang na makakain ng kalawang. So, yung makukuha natin dito sa isang no, sa ating dito, yung kinuha na natin sa igniter kanina. So, may ano pa,
ayos pa yung burner niya, yung buong burner. Tsaka kasi ito pundido. So, parang pundido ito. Mas maganda ito. Mas tiba ito. So, dahil po hindi mats o itong kanyang support, no? Yung burner support, hindi mats dito. So, baklasin na lang natin itong buong burner tsaka yung support niya mismo. Ikabit natin dito. No? So, tanggalin natin to. Side natin. Saka ito na yung ikakabit natin. Okay naman. Magkapareho lang. Yan. Yan. Align na lang natin dito. Para ma-align natin to ng maayos. Kasi hindi siya match doon sa ano niya, sa haba ng ano, medyo mahaba yung ulo ng ating igniter. So itong plug niya, so makikita natin medyo mataas, no? Hindi siya match dito sa ano, sa burner head. So medyo lalampas siya dito. So, papalitan natin ng plug. Dapat tamang yan. Just click natin. Yan. So, align ko lang ito. Itong burner support at saka itong gas tube o gas wire niya para ma-seating siya. Dahil hindi po siya yung original, ni-replace lang natin. Kailangan po natin ma-seating kasi hindi po siya tumpak doon sa kaniyang kalalagyan ng burner sa gravy plate. Dapat nakagitna siya ng tama, no? So, hindi naman sumasabit dito. Yan. Okay naman. Yan. Okay. Testing natin. Testing natin. Alaman natin kung okay na ba siya. Yan. Try natin ulit. Yan. So, maayos na. Yan, one click lang. So, yan. Yan, maayos na siya. Partners, ito, ayos na itong dalawa. Ito yung Konais at saka yung Blue Cat. So, yung problema nito is yung igniter. So, napalitan na natin. Galing po dito sa kinabalize natin. So, yun, pwede na ito itatapo natin kasi kinuha na natin yung ma-importante yung ma-replace, no? So, yun, at ito yung naipalit natin dito, yung itong burner. Kasi yung burner raw nito, sirang-sira na. Ayan. Tapos sa yan, one click siya. Yan. Yun. So, maayos na yung dalawa na yan. So, maraming salamat. At sa mga baguhan din dito sa ating channel, ay subscribe niyo yung channel natin para updated kayo sa ating bawat upload ng mga bagong tutorial video.
So, click niyo din yung notification bell, select niyo sa all para ma-notify kayo ni YouTube every time may upload akong bagong video. Thank you po. God bless.